eh, hindi ka naman masasaktan. Diba? Kay Ate France sa New Zealand, maraming maraming salamat ate. At syempre sa family po na nag-adapt po dito sa akin sa Manila, maraming salamat kay Ate Mateo Franco, ang sponsor po ng ticket ng Munting Tinig ng Ordinaryong Filipino. Maraming maraming salamat. Actually, kagabi, uulitin ko lamang po yung mga development pagdating po dyan sa mga ipinagkakatiwalang informasyon sa atin. Okay, nakausap ko po ang judge ng International Tribal Court, no other than Judge Vicente Gonzalez. So, nag-video call po siya sa akin. Kaya alas 11 o alas 12 ng gabi ay nag-live po ako nang sa ganun magpapagbigay po ako ng update. So relax lang po sa lahat ng mga member ng Kapa Community Ministry International. Ang gagawin po natin ay magiging positibo po tayo. Huwag po tayong papansinin yung mga lahat po ng mga negative. Okay? So dapat tayo mismo magbigay ng pag-asa kung si founder nga ay nagbibigay ng pag-asa na maiahon kayo sa kahirapan. Actually, sa lahat po ng mga tagapakinig or taga-subaybay ng EuroTV Philippines, I am not a Kapa member. Pero naramdaman ko po kung ano po yung tulong at pag-asa na binigay ng ministry. Kaya kahit na anong pong batikos ninyo, binayaran ako o whatsoever, eh nasa inyo na po yan. Na nasa democratic country tayo, I respect your opinion. So kailangan, syempre, magrespeto din kayo ng opinion. Eh, isa pa sa mga inatake ko, I am very sorry, binigyan ako ng pagkakataong magsalita dyan po sa mga pastor ng Seventh-day Adventist. So humanda kayo kasi hindi ko kayo uurungan pagdating dyan. Kasi marami na po akong mga pastors na kumakausap sa akin, against po sila sa inyong ginawa. I received 32 names ng mga pastor na kung saan sangkot po sa pagpupush sa isang pastor nang sa ganun maparsarado ang Kapa. At hindi po ito galing sa iba, galing po ito sa inyong ministry mismo. So attention kay pastor, iwan ko ba kung pwede tawagin itong pastor si Chris Bacalares. So I am very sorry, hindi po ikaw ay magandang halimbawa sa inyong ministry. Kung ako po sa inyo sir, mag-resign na po kayo, hindi po kayo credible na magiging servant of God. Why? Instead of what we call this, letting people understand spiritual development, ikaw pa yung nag-uudyok parang nang sa ganun, magiging immoral ang kanilang pag-iisip. Hindi po ito nanggaling sa akin, nanggaling po ito sa inyong mga member na kung saan inyong hinuhusgahan sapagkat sumali po sa Kapa Community Ministry International. So, labanan po tayo ng idea dito, huwag pong personalan, emotion lamang ng mga ordinaryong Pilipino. So, pasensyahan lamang po tayo kung masaktan kayo, sinaktan ninyo ang member ng Kapa, kaya nakaabot po ang Munting Tinig ng Ordinaryong Pilipino dito sa Manila. At binigyan po ako ng chance nang sa ganun marinig po, hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo, na dapat tayo mag-open-minded na tayo. Instead na magusga tayo sa ating kapwa, dapat mag-isip kayo kung paano po ninyo maiahon sa kahirapan yung mga munting Pilipino. May buti kayo, okay, no? Diba, Pastor Chris Bacalares? Ayan. So kung ako sa inyo, I challenge you, resign to your position as a pastor, harapin mo kung ano man yung magiging kahinatnan ng inyong maanghang na pananalita. Ang nagrereklamo po sa inyo dyan, SDA, ay ang mga sarili ninyong member. At there are 3 pastors who called me up against what you are doing, Pastor Chris Bacalares. So, oh, very offending and shameful when it comes to ministry. Meron po akong mga ibubunyag pagdating ng panahon about po sa inyong mga discarded dyan. Okay? So kung mag-resign ka, dapat ngayon na. So huwag kayong magbigay ng mga hindi magandang komento na nakakasira po sa inyong simbahan. Sabi ko nga, sa lahat po ng mga Seventh-day Adventist na followers ng Munting Tinig ng Ordinaryong Filipino, maraming salamat. Ipagpatuloy ninyo ang inyong positibong pananaw. Huwag po tayong paapekto sa mga intimidation sapagkat mayroong boses ang Munting Tinig ng Ordinaryong Filipino. Handa po akong sagutin lahat ng mga aligasyon. No? I cannot protect myself sa kung anuman yung mga bad elements ng society, pero wala po tayong magawa. Kailangan po nating magsalita nang sa ganun, responsibilidad po natin yan. And sa mga pro-government, I am not against the government actually. I really admire the wisdom of the president from the very beginning of my video. I really admire. I am the one to support President Duterte during election. Pero hindi ibig sabihin na kapag may mali ang isang presidente, hindi po tayo magsasalita.
So hindi po tayo nagdunung-dunungan dito. Sinasabi ninyo na ang tinig ng ordinaryong Pilipino ay bobo. So that you're very fortunate because binigyan kayo ng wisdom at the same time ng knowledge. Ang problema, hindi nyo ginagamit sa mabuti. Instead, ginamit ninyo sa panghuhusga, tapos kayo, kapag husgahan kayo, magagalit kayo. Di ba dapat patas ang laban? Walang kaso-kaso pagdating dyan. Eh ikaw, kayo kasi, you keep on posting. Nanahimik yung ibang mga religious organization, yung mga ibang leaders. O, hindi ako nakakita na pare, nag-against sa Kapa Community Ministry International. Eh kayo dyan na mga 32 pastors sa SDA, pinagbibintangan po kayo na nag-push para mapasarado ang Kapa, and you cannot deny that. So hindi niyo po pwedeng itago yan kasi mismo ang inyong mga member ang nagsusumbong sa munting tinig ng ordinaryong Pilipino. Ayaw ko pong i-mention lahat-lahat ng 32, but I have a copy here sa cellphone ko. Yan. So maraming salamat sa pagtiwala sa akin. By the way, last week or before ako nagpa-Manila, I discussed the decision of International Tribal Court na kung saan pinalabas ni Judge Vicente Gonzalez. And for the information of everybody, Malacanang has a copy. Kaya kung ikaw anti-Kapa, wala kang alam sa issue, huwag niyo akong awayin. Diba? Hindi niyo kasi alam. Hindi niyo kasi alam na meron akong nalalaman. Kaya very good kayo in terms of judging munting tinig ng ordinaryong Pilipino. Sabi ko nga, we are just simple, I am simple. Eh hanggat may boses ako, hanggat alam ko, teacher ako eh. No? So teacher ako, kaya dapat ipaalam ko sa inyo kung ano yung tama. Ano makukuha ko pag magsinungaling ako dito? Sinasabi ninyo na you personal attack the Kapa, eh merong nanindig na ipagtanggol ang Kapa Community Ministry International, lalong-lalo na po yung ating mga OFW. Imagine ang inaakusa ninyo sa lahat ng member ng Kapa ay mga mukhang pera at the same time, tamad. Eh anong tingin mo dyan sa mga OFW? O member sila ng Kapa. Kaya sabi ko, I challenge the consulate, hanapin ninyo ang OFW, mag-survey kayo, member po sila ng Kapa Community Ministry International. Pero nagdi-demand ba sila ng pera na ibalik ni Pastor Joel? Hindi. Kaya sinasabi ko sa mga lahat ng anti-Kapa, anong alam mo sa scam kung hindi man kayo na scam? Diba? Yan ang tanong ng munting tinig ng ordinaryong Pilipino. Ano ang alam ninyo sa panluloko kung hindi kayo naloko? Eh ang may karapatan po dapat magreklamo na na-scam sila, naloko sila, eh ang mga membro na nag-donate. No? Kaya lang syempre sa inyo, natatakot kasi kayo na mawalan kayo ng trabaho. Remember Pastor Chris Bacalares, hindi po alam ng General Council ng SDA. So darating po tayo dyan. Baka malaman po ng General Council ng SDA or the Seventh-day Adventist, para po sa kalaman ng lahat, ang General Council ay para po yung Vatican. Parang Vatican po yan ng Roman Catholic. So once na, hindi ko nga alam kung may bas-bas po siguro ng General Council yung inyong sinasabi. Tinira ninyo ang Euro TV Philippines, no? Tinira ninyo ang programa ni Sir Randolph with regards to yung mga paratang na nang-iilan. At sinabi nyo pang wanted, you condition the mind of the Filipino people. Paano nagiging wanted si Pastor Joel Apolinario? Eh, wala pa namang search warrant. Remember, ang pinalabas ng Branch 20 ng RTC Manila ay hindi po search warrant, kundi cease and desist order. Paano nagiging wanted? O ikaw ba naman kaya, pag lumabas si Pastor Joel at may mamatay niya ngayon, halimbawa, namatay si Pastor Joel, sino ang pasangilan? Sino ang sisihin ng gobyerno? Dalawa lang yan. Either member ng Kapa, na mukhang pera, o yung gobyerno ang nagpapatay sa kanya. Kaya kayong mga anti-Kapa, pag hindi nyo alam, kayong manahimik kayo sa isyu. Ako, may karapatan akong magsalita sapagkat ramdam ko kung ano yung nawala ng pag-asa. Tingnan mo, nagiging member sila ng Kapa Community Ministry International. Galing po sa inyong ministry. Eh, ang pagkakaintindi ng munting tinig ng ordinaryong Pilipino, alam nyo, inggit. So, hindi dapat. Eh, hintayin ninyo kapag madiscuss ko sa inyo ang statement ni Ellen White. Okay, baka mamaya mangurog ito si, baka ang puting itlog. So, I'm sorry to mention that. Ganyan talaga ako, yung mga puting itlog. Diba? So, tayo dito, nagsasalita para nang sa ganun to educate the mind of the Filipino people that we need to be open-minded and balance on how to tackle issue. Sabi ko nga, this is not an issue already of legality and illegality.
This is an issue of humanity. Eh, doon po sa inyong principles ng SDA, kailangan turuan ninyo bilang leader ng simbahan kung paano magpakumbaba. Eh, ang problema naman dito sa inyo is, hindi eh. Tinuturo ninyo sa inyong mga miyembro yung kung paano mag-inggit, di ba? Eh, sabi nga ng isa dito, invasor kasi ibang miyembro na nakasasakyan na galing sa blessing ni Pastor Apolinario. Pero sila magbantay pa kung sinong malaking tights upang makakain sila at makasasakyan. Mga walang hiya at saka paka makapal daw ang budhi ninyo. So isa din siguro yan sa inyong pagkatao, Pastor, no? So, lahat, may mga SDA po tayo dito na hindi po bulag. O baka mamaya basahin ko po sa inyo yung page 151. Sa lahat po ng mga member ng SDA, kasi wala akong nakikita eh. Wala akong nakikita ang ibang mga church leader against the Kapa Community Ministry. At may alam po ako kung paano nagsimula, no? Paano nagsimula ang Kapa sa General Santos City. Kaya sabi ng isang leader, inggit sir at inggit yan. Kasi sabihan kita sir, sa totoo lang, member po yon ni Pastor Apolinario ng SDA sa Lagaw. Oh, sabi niya, una pa lang napunta ni Pastor Apolinario dito sa Gensan, pumunta yon sa mission namin. So yung mission namin ay tinatawag na head office dito sa Southern Mindanao. So pumunta siya doon, bali 35,000 pa lang ang membro ng Kapa noon. So inoffer niya no yung mga pastor ang magpalaganap ng salita ng Diyos. Tapos si Pastor Apolinario naman ay sa kawang gawa, nagtanong sila, paano ang 30%? O yun, kayo ang nagtanong, bakit sila, kaso di pumayag si Pastor Apolinario? Kasi kasakiman daw yun. Masama sa mata ng Panginoon, kaya pinaalos nila si Pastor Apolinario doon na parang aso. Pinaalis ninyo si Pastor Joel Apolinario sa simbahan ninyo na parang aso. O, sino ang nagkwento nito? Member ng SDA. O, mga walang hiya sila. Kaya ngayon, more than 5 million na halos or 6 million na ang member dyan, kaya naiinggit kayo. Eh kung matapang ka, Pastor, kasi nag-post ito eh, 32 names ng mga pastor, automatic nung tinira ko, tinanggal. Eh, malas nyo na lang, kaya meron akong kopya. O, kaya dapat kailangan kasi dito, sa bayan natin, huwag inggit. Diba? Kayo, I'm also a religious type of person. Kung ako naging pastor, sa totoo lang, sa lahat po ng mga taga-subaybay ng Munting Tinig ng Ordinaryong Pilipino, kung ako ang naging pastor, hindi ko turuang magalit yung aking mga nasasakupan sa isang ministry na nasasakdal without due process. Diba? Kung ako yung isang pastor, alam mo kung ano yung maganda? Kasi simple lang naman sinasabi ni Pastor Joel Apolinario eh. Personally, I don't know him. Wala akong kilalang, hindi ko kilala personally si pastor. Kaya lang, simple lang ang sinabi niya. Ang tao hindi mabubuhay sa salita ng Diyos alone. Diba? So we need financial stability in order for us to really give a lot of services. Eh kung si Jesus Christ nga, kung kaya niyang milagro, hindi na sana siya nagpakain ng tinapay at saka ng mga... Diba? Simple lang yan. Kayo, nagbabasa kayo ng Biblia ninyo. Oh, kung ako isang pastor, bakalares, ganito yung gawin ko. Okay, kung hindi nyo nakita ang Panginoon sa ministro natin, punta kayo sa iba. Kasi sabi ng Panginoon, isa, dalawa, tatlo na nag-gathered, andyan ako sa gitna. Meaning, we have our choice to discern, to find ways and means in order for us to really have a good relationship to our divine creator. Eh, ang problema, sinasanksyon ninyo. Tumawag po ang head ng inyong council. Nakakausap ko yan. At isa po yan siya siyempre sa kilala din ni Judge Vicente. Marami pong mga pastor ang against sa iyong pamamalakan. At hindi ko po alam kung alam po ito ng General Council. Para po sa kalaman ng lahat ng mga Sabadista at SDA, ang General Council ay parang tulad yan ng Vatican sa Roman Catholic. Sila po ang gumagawa ng batas ng simbahan. Okay? Sila yung nag-iintindi ng mga doktrina na ipinapatupad. Sabi ko nga, kapag religious ka, huwag mo yung tingnan yung tinatawag na theological. Tingnan mo rin yung philosophical, psychological na aspeto ng religion. Kailangan mo din yung tinatawag na financial. So huwag tayong magpataka-ataka porket member. Inggit talaga ito eh. Mga kababayan, sa lahat po ng mga members ng Kapa Community Ministry International, hayaan nyo yung mga papanghusga na yan. Kasi yan po ang kanilang kasiyahan. So hanggat may boses ang tinig ng ordinaryong Pilipino,
pasensyahan po tayo, masaktan po ang masaktan. Huwag lang tayo magkasuhan ng mga libel. Present your argument and I will present my argument to defend the ministry where I believe nakapagbigay ng pag-asa. Kaya kapag tinitira ko si President Duterte, ang sabi niya sa akin, anti-government ako. Diba? Kaya tingnan mo, pagpapatay ni Presidente ang mga nakikinig sa kanya, nagpalakpakan kayo. Diba? So kailangan kung ano yung mali, mali. Kung ano yung tama, tama. Diba? Hindi natin ikukonsente. Tapos sabihin nyo, magpresidente daw ang Munting Tinig ng ordinaryong Pilipino. Pag pumasok ka sa politika, mga kababayan, malinis ka. Paglabas mo, ang dumi mo. Ang dungis mo. Dito, simple lang naman ang misyon ni Pastor Joel Apolinario. Iahon sa kahirapan ang mga mahihirap. That is why, ang lahat ng followers ng Munting Tinig ng ordinaryong Pilipino, mostly naninirahan sa ibang bansa. They are not asking that Pastor Joel will return the money. What they are aftering is that the resumption of Kapa Community Ministry International. Kasi kung buksan nyo lang ang isipan ninyo, bakit ako nagsasalita dito? Kasi nakatikim akong kumain ng isang beses sa isang araw. Nakatikim rin akong maging mapanghusga sa lipunan. So imagine, I traveled from General Santos City, from Sultan Kudarat, to voice out the voice of OFW all over the world. Hindi po sila mukhang pera. Ha? Dapat turuan ninyo paano. Kayo lang kasi dyan sa mga simbahan na mga huwad na mga pastor at religion, ginagamit yung salita ng Diyos. Eh kung hindi po kayo siguro naging pastor, wala kayong sweldo. Tama? Ako, wala akong sweldo dito. I sacrifice my work in order to inform yung mga makikitid na utak that you need to shift your paradigm. Hindi ko kayo inaaway personally. I am just simply giving you an insight in order for you to become an open-minded. Because whether you like it very much, you don't have any option but to become open-minded. Tingnan ninyo, mag-research kayo. Last week, I asked the Congress and the Senate to have an investigation about what happened to Kapa. And I'm very much happy because there is one legislator na nagtayo sa plenary. Actually, for my information, nakasubmit na po sa Committee on Rules ang statement ng isa sa mga representative ng 1st District, no other than Congressman Boy Corat Zamora. Kaya I really admire, even though may mga something wrong sa mga pronouncement, pero at least, highly appreciated. Yan lang naman ang hiningi. Bigyan ninyo ng due process. Igalang ninyo ang EPRA law. Diba? Ako nga, ordinaryong Pilipino lang, nalaman ko pa kung ano yung mga EPRA law. Mag-research kayo. Kaya huwag nyong atakihin ang Munting Tinig ng ordinaryong Pilipino at huwag kayong magbintang sa mga Euro TV na bias. Eh, media ito eh. Kung gusto nyo, doon kayo makinig sa mga radio station na kung saan walang pinapakalat kundi yung galit, yung inggit. Diba? Sabi nga ni Pastor, lahat ng gagaya sa kanya, matutumba. O sana kayo ngayon, tumba lahat. Kung hindi lang pinasarado ng gobyerno, oy, maganda sana yung kalakaran ng Kapa Community Ministry International. Kasi ako mismo, even though I am not a member, mga kababayan, pero nakita ko, natikman ko, yung kaginhawaan ng buhay. Sipin mo ha, walang sasakyan. Magsasaka, meron na silang gamit. Nakakain na sila ng 3 beses sa isang araw. So ayaw nyo pa yan? Hindi sana, tama yung sinabi ni Congressman Boy Corat Zamora na dapat tingnan ng gobyerno. O, tingnan mo naman yung Security and Exchange Commission. Again, attention, pwede naman palang crowdfunding. Eh, bakit hindi nyo nilabas yan? O, why not call the attention of the Kapa Community Executive at pag-usapan yung tinatawag na bargaining? O, tingnan nyo ngayon, pinasarado ninyo. Yung mga investment scheme, hindi nyo tinitirada. Eh, bakit araw-araw? Kayong mga anti-Kapa dyan, makinig kayo. Huwag nyong tingnan ang Kapa. O, gusto nyo kasi, doon kayo sa mga investment. Ayaw ko i-mention, baka mamaya may mag-invest pa sa inyo dyan at ako yung sisihin, di ba? So, ang gusto nyo kasi, isa kontra sa lahat. Kawawa yung mama, anong ginawa ni Pastor Joel? Tumulong lang. Di ba? Kung hindi magandang values ang binigay ni Pastor Joel sa kanyang mga miyembro na 5 million, pagsabihin natin 1 million, eh ilang house, sa isang household, ilang member dyan? 5, 10, 9. O, di magmumultiply yan. Di ba? So, dapat lawakan ninyo ang inyong isip.
hindi po mag-aalboroto ang munting tinig ng ordinaryong Pilipino kung hindi kayo marunong, kung hindi kayo ng husga. Eh, ang problema sa inyo, kapag kayo ang husgahan, gagawa kayo ng mga hindi ka nais-nais. Magbasa kayo. Diba, lawakan ninyo ang inyong isip. Intindihin ninyo ang EPRA law. Kaya nga may nagtanong sa akin na isang member ng Kapa kung ano na daw yung EPRA law, kung ano na yung nangyayari. Sabi ko naman, may development talaga. Kasi hindi man ako magsasalita dito, kagabi, hindi ako magsasalita kung hindi mismo tumawag personally ang judge si Vicente Gonzales. Sino ba naman ang munting tinig ng ordinaryong Pilipino? Tawagan. Diba? When I was a college, I am also an advocate of peace. No? Ang ginagawa namin, pumupunta kami sa mga lumad community. Tinitingnan namin kung ano yung kanilang problema, financial, spiritual, psychological. So yun, eh ngayon na naman yung isang sangkot. Remember mga kababayan, pag sinabi natin ang kaso ng Kapa kasi, dalawa yan eh. We have a civil right or civil case and at the same time, yung tinatawag natin na customary law. Eh ang Korte Suprema, nagbunyi ito eh, binasura daw ng Korte Suprema. Kaya paulit-ulit kong sasabihin sa inyo, mga kababayan, yung mga against sa Kapa, kaya nga very specific ako eh, anti-Kapa. No? Pero kapag magalit kayo, eh wala akong magawa. Pero hindi po ako titigil nang sa ganun ma-educate kayo that you need to shift your paradigm. Hindi nyo lang kasi matanggap na may isang Pastor Joel Apolinario, isang disc jockey, diba? Isang dihamak na mahirap. Okay? Sobra, no? Sobra yung pang-alipusta nyo sa kanya. Eh, tingnan mo yung ibang mga church leader like Roman Catholic, Iglesia ni Cristo, Saksi ni Jehovah. Hindi man sila nag-ano. Yun talaga yung aking tanong, sir, ba? Yung mga ibang church leader never man nag-criticize sa Kapa Community Ministry International. Pero bakit sa inyo, araw-araw nyo inaatake? Diba? Kaya inatake ko itong yung raiding team. Sino ba yon? Si Alex Caburnay. Nag-discuss siya ng merit of the case. Actually, na-print ko yon eh. Eh, dapat, pag nag-discuss ka, nagle-lecture kayo about legality ng Kapa, so all you have to do, use a proper terminology. Hindi na yung Kapa gawin yung paak. Eh, hindi maganda yun. Kasi parang minimind condition nyo yung taong mag-alsa. Now, sagutin ko yung mga question na bakit hindi po nag-rally. Kasi nag-post kayo ng question sa akin, bakit hindi po daw nag-rally ang Kapa community member during sa time ng SONA. Eh, doon pa lang nakita na ninyo kung gaano kadisiplinado ang mga membro ng Kapa Community Ministry International. Hindi po sila basag bolero. Kasi kung basag bolero po yan siguro, yung 5 milyon, yung 6 na milyon, ah, wala talaga ang gobyerno. Kaya lang, sabi ni Pastor, maghintay, very humble man. Kaya tinatanong ng munting tinig ng ordinaryong Pilipino, anong galit ninyo sa isang tao? Wala namang hinangad kundi yung mabigyan ng pagkakataong maunlad ang buhay nila. Diba, nag-donate sila. O paano kayo kakaso? Eh, donation yan. Asa kakitag donation, may balik sa inyo. Tama, yung ibang dinunitan, walang nagbalik. Selfish. Diba, kaya kinu-question ko, kagaling-galing ninyo magtanong dyan kay Pastor, tapos ang laptop, kaganda-ganda. Where did you get that laptop? Diba? Kaya nga, I also have an information na lahat pala ng Pastor dyan, galit na kay Chris Bacalares. Eh, sabi nga, hindi kayo dapat anuin eh. Pastor, ito nagsabi sa akin na I'm very sorry. Kung hindi lang sana kayo nag-trigger. Ang problema, lahat ng member ng Kapa Community Ministry International sa outside the Philippines, dinamay ninyo, sinabi pa ninyong mukhang pera. Sinabi pa ninyo, hindi nyo ba alam na yung mga OFW dyan, nagdo-donate yan na walang hinihintay na kapalit? Eh, mga attorney yan, mga lawyer yan, mga teacher yan, military yan, police yan. Oh, mayroon pang nagreklamo against the government? Wala. Until now, nanikikluhod pa rin sila hanggang hinihintay pa rin nila yung tinatawag na due process. Even though hindi po nila yan naramdaman kasi ura-urada, pinasara ng gobyerno upon the pronouncement of the president. Ngayon, aatakihin ninyo ang munting tinig ng ordinaryong Pilipino. Sabihin ninyo, anti-Duterte ako. Eh, wala naman tayong ganyanan. Lawakan ninyo ang inyong isip. Paano ako magiging anti-Duterte? Taga Mindanao ako. Diba? We are very fortunate because nagkaroon tayo ng matapang na presidente, mayroong paninindigan at may prinsipyo na presidente, pero hindi ibig sabihin lahat ng kanyang sasabihin, okay na talaga kayo. Diba? Okay na tayo. Ang president, sa pagkakilala ko, mabait yan. May puso yan sa mga mahihirap. Kaya lang, the president ay very tough man.
iron fist. Tulad ng ba na, oy, bagsak kita. Ako teacher, ibagsak kita. Kahit walang dahilan, ibagsak ko ang estudyante ko dahil sa may reputation ako na kapag anong sinabi ko, gagawin ko, eh, babagsak ko talaga. Gawin ko ng paraan. Parang ganun lang yan. Problema kasi kayo, blind loyalty. So you need to change your paradigm. Suportahan ang programa ng gobyerno kung tama. Criticize ang programa ng gobyerno, desisyon ng ating mga namumuno kung mali. Hindi ibig sabihin, nagki-criticize tayo, gumagawa tayo ng paraan para guluhin ang gobyerno. Ang munting tinig ng ordinaryong Pilipino, walang kapangyarihang para kalabanin ang gobyerno. Wala. What I am doing is not very appreciative on part of our national leaders. Why? Instead na gamitin ko yung time ko, magbablog-blog dyan, at saka mag kung ano-ano, pagkakitaan ng pera sa YouTube, eh ang gagawin is makipag-dialogue. Diba? Mag-engage. Because I am also one who give power to the president. Diba? Kaya nga sabi ko, lahat ng congressman, lahat ng governor, lahat ng local executive, go to the grassroots level, ask who are the members of Kapa Community Ministry, ano ang naidulot ng ministry na yan, naghirap ba sila? Wala. Diba? Ako nang sasagot, wala. Because no one complained. Hindi na magpapalabas. Oh. Ngayon, mayroong August 5 na hinihintay po natin. Kaya wa po nating apurahin hanggat tinatapos po ang preliminary hearing sa complaint ng Security and Exchange Commission, tayo namang mga member ng Kapa community at mga Kapa defenders, hintayin po natin kasi procedural ang batas. Hindi ibig sabihin na isang hearing matatapos na kaagad in a blink of an eye. No! Diba? Ang atin is be positive tayo. Huwag tayong atat na atat kasi ginagalang naman natin yung proseso. In fairness, the Department of Justice, pinagbigyan naman nila ang hiling ng Kapa community na maghain ng counter-affidavit sa Regional Trial Court doon sa Sarangani Province. Okay? Na-schedule. Tatlo pa lang. August 5, magiging apat yan. Hintayin yan ang resolution ng Department of Justice. Pag lumabas ang resolution ng Department of Justice na mayroong probable cause subject to trial, yun na, ilalagay nila. Kaya lang, kung ang Department of Justice, justice delayed, justice denied. At saka para may dahilan na magalit ang member ng Kapa Community Ministry sa kay Pastor Joel Apolinario. Eh, sabi ni Chris Bacalares, pinapaasa daw. Eh, parang ikaw man ata ang umaasa, kaya sa parang ako naman, parang ang laki ata nang na-donate mo yung pastor na gusto mong kunin. Parang ikaw ata yung mukhang pera. Parang, I'm very sorry ha. Ay, hindi po censored yung akin. This is the opinion of Munting Tinig ng Ordinaryong Pilipino. Sabi ko nga, tanggapin ng Kapa Community Ministry ang inyong panghusga, eh merong tumayo at tumindig para nang sa ganon, may prinsipyo, may paninindigan na hindi kayang bilhin. Akusahan niyo ako na binili ako. Eh hindi ko nga tinanggap ang 300,000 pesos eh. Diba? Hindi pwedeng magparatang kayo ng kung ano-ano lang kasi wala na kayong argument. So darating po ang panahon dyan na kayo ang magsisi. Ang Kapa Ministry International, hindi nababawasan ang kanilang membro. Intact ang 5 million. More or less 5 million. Nadadagdagan pa galing sa inyong ministry sapagkat dismayado na sila sa inyo. O ngayon, sino sa inyo ang talo? Si Pastor Joel Apolinario o kayong mga pastor dyan sa inyong ministry? Kayo ang talo. Diba? Bakit? Nadagdagan ang member ni Pastor kasi may mga pro-Kapa na hindi member ng Kapa. Diba? Kaya baka magulat kayo kung ano-ano ang mga, kung sino-sinong profesyon ang member ng Kapa kapag lumabas yan sila. Kayo namang mga hindi Kapa, na anti-Kapa, eh parang kayo ata ang naloko. Diba? Kayo ang magsabing ibalik. You try to provoke the emotions of Kapa members in order to complain against Pastor Joel Apolinario. Eh, pasensya lang. Pasensya lang talaga. Kasi bakit? Hindi sila nadadala sa kung ano po yung inyong mga black propaganda. Ang munting tinig ng ordinaryong Pilipino, hanggat may boses, okay, nakaabot ng Manila, para nang sa ganun i-educate kayo na kailangan may sympathy kayo sa kapwa ninyo. Di ba? Dapat tulungan ninyo yung mga na-distress. Hindi nyo nga binalita yung mga nagpakamatay eh. Ilan ang nagpakamatay? More than 10 na yung nagpakamatay dyan because of stress. Anong ginagawa ninyo? Tinatawanan ninyo. Is that a work of
a ministry na kung saan nagde-develop ng spiritual ng isang tao, aspeto ng isang tao. I am not a religious. But you need to be human. Be considerate. Hindi na down na nga sila, na-depressed na nga sila, kantsawan nyo pa, na merenda ng lupa, eh, something personal attack na po yan. Kaya sabi ko nga, kung mayroon kayong kaso, mag-file kayo. Kaya ang problema, hindi man kayo membro. Or anong dada ng dada ninyo kaya hindi man kayo membro? O kung membro sana kayo, maintindihan ko pa ang inyong emotions. Kaya lang, hindi man kayo membro. Ngayon, mayroon nagtitindig at sasagot, nakipaglaban. Kasi wala mang bosses ang mga OFW all over the world. They have limited time na sasagutin yung inyong paratang ninyo. Diba? Ginagamit ninyo ang inyong talino sa Biblia, ginagamit ninyo ang spiritualidad, ang Word of God na kung saan parang hindi man katanggap-tanggap. Kaya tingnan mo, nagsialisa na ang inyong mga miyembro. Oh, kaya kay Pastor Chris Bacalares, huwag ganyong atakihin personal yung mga taong member ng Kapa. Pwede ba? Kung anong nangyari sa inyong simbahan, kung na-divide man yan ang inyong simbahan, eh huwag ninyong ipasisi sa kay Pastor Joel Apolinario. Oh. Diba, hindi na i-dispelo nila ang member na di-approve sa church. Asa kakikita dyan? Si Jesus Christ, criminal, tax collector, prostitute, lahat ng mga hindi magnanakaw, ginawa niyang apostoles. Diba? Ginawa niyang disipulo. Tapos kayo naman, bakit i-dispelo nila ang member na di-approve sa church? Kasi ang power po ay yung membro ng church, kung saan ka nabilong. Yun lang ang makadisiplin sa amin. Pero ang pastor, walang karapatan na magdisiplina kasi kaya nga may mga plano kami mga member ng SDA ng Kapa, magsulat talaga doon sa head office sa Maryland, United States of America. O makinig ka, Pastor Bacalares. Ha? This is legit information coming from your fellow pastor. Eh, awayin mo si Sir Randolph Rania. Inaway mo si Sir Randolph. Oh, eh, hindi sa kinakampihan ko si Sir Randolph. Eh, we are entitled of our own opinion. We are in a democratic country. Eh, kung kayo lang pala ang may karapatang mang-away, ako, hindi ako nang-aaway. Pinamukha ko lang sa membro ninyo, hindi ko ipamukha sa member ng Kapa. Ipamukha ko sa mga membro ninyo na dapat kayo ang tuturo ng moralidad. Ha? So, huwag kayong magpano, porket nandyan kayo, may programa kayo, eh, ngayon, nagkaroon ng time na marinig ang munting tinig, ng tinig ng ordinaryong Pilipino. Hindi, this is not my voice. This is the voice of members of Kapa who are deprived in answering your allegations. Anong tingin ninyo sa member ng Kapa? Nagpaloko daw, manluloko daw, scammer daw si Pastor. I am very sorry. I don't know Pastor Joel Apolinario personal. But I really feel kung ano po ang intensyon ng mama. Kasi kung gusto niya magpayaman, hindi man yan mag-edad ng 200. Sinasabi ko nga sa inyo eh. Hindi mag-edad ng 200 yan. Kaya I encourage lahat ng members ng Kapa mag-donate. Anong gagawin natin, Sir Glenn? Magpatayo ng ribulto sa mga banal na mga pastor. Patayuan natin sila ng ribulto. Nang sa ganun malaman nila. O hintayin mo, Sir Pastor Chris Bacalares. Hintayin mo ang sulat ng kapwa mo pastor na pinasa sa akin, susulatan nila ang General Assembly, ang General Conference, parang Vatican yan siya ng SDA. So ito yung hihintayin mo kasi mapapatalsik ka talaga. Akala nyo kasi forever yung position ninyo na pagiging pastor? Hindi. Ako pwede man ako magiging pastor, Sir Randolph. As long as I have a morality in my life, I can teach, no? It's better to do the wrong things right than to do the right things wrong. Mas mabuting gumawa, gawing tama ang mali kaysa gawing mali ang tama. So that's the principle of munting tinig ng ordinaryong Pilipino. Kaya ang Kapa Community Ministry International, ganito yan. Mapasalamat kami na hinuhusgahan nyo sila kasi yun ang paraan para hindi nila kayo husgahan. Okay? So magbasa muna kayo, alamin nyo muna kung ano yung totoo sa Kapa Community Ministry International nang sa ganun, may puso kayo sa inyong kapwa. Eh, hindi ko kayo inaaway. Huh? Kaya maraming salamat sa pagbigay po sa ng chance, lalong-lalo na po kay Sir Danny. Napakabait. First time po namin na meeting ni Sir Danny Mangahas and I feel at home talaga. No? Diba? Munting tinig ng ordinaryong Pilipino, maganda yung accommodations.
Okay? So sana kayo lahat, hindi yung puro inggit, sus, mariaw, sip, santisima, isang tasang gulay, hindi kayo makatulog niyan. Ang member ng Kapa, malaki ang, maganda ang tulog, tapos ikaw na hindi member, ikaw ang hindi maganda ang tulog, magka-insomnia kayo, magkasakit pa kayo niyan, tapos isisin nyo pa sa member ng Kapa. Kayo parang kayo yung may, ay nang, pasalamat kayo, hindi ko nadala yung mga kamangyan ko dito sa Euro TV. Oh, may mayroon dito eh. Mayroon daw dito sabi ni Sir Mangahas. Ayan, ha? May mga bulaklak ako dito. Kaya ako, huwag ninyong awayin ang munting tinig ng ordinaryong Pilipino. Kasi pag bumukas ang Kapa, lahat kayo makikinabang. Kasi hindi selfish ang Kapa Community Ministry Pastor na Pastor Joel Apolinario. Diba? Tingnan mo, tahimik nga si Sir Albalyalde. Okay. Ay, may dala ako dito. Pasensya, kala ninyo ha. Mayroong salamin ako dito. Bago kayo mag-judge. O, may bulaklak, mapagmahal ang munting tinig ng ordinaryong Pilipino. Di ba? Kayong mga pastor sa iba't ibang relihiyon dyan, aminin ninyo na inggit ang naging dahilan para nang sa ganun ay ipamukha ninyo sa buong mundo na niloko ang milyong-milyong Pilipino. Asa ka dyan? Di ba? Di hindi pumali ang blessing. Kasalanan ba ang magbalik? Oh, problema kasi sa inyo eh. Galit kayo kasi walang nag-donate sa inyo. Very simple lang yung logic na yan. Kaya kasabi ko sa mga estudyante ko, for example, ako ka-teacher ako, wala kang project, sige, mag-donate ako sa iyo ng 100. Kasuhan nyo pala ako, kayo nag-donate ako sa estudyante ko. Diba? Eh, ang aking simple analysis dyan, yung crowdfunding ng Security and Exchange Commission, bakit pinalabas nyo? Eh, pwede nyo man pala yung kausapin ang member ng Kapa. Anong ang hinihintay ninyo? Tax? Compute-in ninyo. Diba ganun lang man yan? Kung may mali sa proseso para ma-legitimize, edi tulungan ninyo. Eh, hindi ako nagsabi ng ano, bago pa nagsalita si Boy Kurat Zamora, i-review nyo yung aking video. Yan talaga ang tumpak na sinabi ko. Tulungan ng gobyerno para nang sa ganun maayos kung ano po ang dapat iayos ng mga papeles. Hindi na ura-urada ipapasara ninyo. Tapos hindi nyo tinitingnan ang libo-libong mga membro na naghihirap. Tapos sabihin ninyo mahirap tapos nag-donate. Eh wala ka nang pakialam doon. Wala ka nang pakialam doon. Kaya dapat sa inyo, open your mind. Open your heart. Sabi ko nga, yung heart, di ba? Gitna ng heart, ear man yan. H-E-A-R-T. So hindi ako gumagamit ng argument ko ng intelligence. I am using my heart sapagkat ang puso, nakikinig po yan. Kasi ang gitna ng puso, heart yan. So ngayon, in order for you to understand each other, tanggalin mo ang isang heart, ang isang tainga, idugtong mo sa isang tainga, heart ang labas niyan. Diba? Bakit? Mahirap ba magkisimpatiya sa kapwa? Mahirap ba magturo ng sa ganun maging maayos? Eh, hindi nyo masisi ang sambayan ng Pilipino na nakikipagsampatiya sa Kapa Community Ministry International sapagkat masyado nyong inapi ang kanilang leader. Kaya sabi ko sa unang video ko na nag-viral, ewan ko ba kung viral ba yon, kung hindi, di ba? Virus, yung mga anti-Kapa virus, ano ba? Di ba? Sabi ko, kung ano ang ginawa kay Pastor Joel Apolinario, parang yun din talaga ang napagdaanan ni Kristo. Di ba? Wala siyang ginawa kung di magsalita tungkol sa kaligtasan. Si Pastor, anong ginawa niya? Tinuruan niya ang kanilang membro na maging mapagbigay. Magbigay kayo at mayroon kayong matatanggap. Ganun man yan. Sa inyo kasi take ng take, walang give. Oy, naku Lord Santissima Trinidad. So di ba sa lahat ng mga anti-Kapa, pro-government, huwag niyong awayin ang munting tinig ng ordinaryong Pilipino. Kasi ikaw, nakatira sa Pilipinas, nakatira rin ako sa Pilipinas. Pilipino ako, Pilipino tayo. Ngayon, nagsasalita ako, tapos awayin niyo ako. No. Huh? Lahat ng Pilipino, tingnan ninyo. Maging mapanuri kayo. Bakit masakit sa nararamdaman ng munting tinig ng ordinaryong Pilipino ang husgahan ninyo ang inyong kapwa? Kasi niminsan din akong mapanghusga sa aking kapwa. Yes! I am always adhering the principles of looking good and better than. Ako ang magaling. Eh, umalis na tayo sa ganyang konsepto. So, kailangan naman, mas maganda yung wala kang bigas, nakaturo ka sa kapwa mo kung paano sila magkakaroon ng bigas. Ganun yan eh. Ang pagtulong sa kapwa, hindi lang naman pera eh. Diba? You can empathize, you can sympathize your fellow human being by simply giving positive thoughts.
good vibes. Yung words of encouragement, hindi na kayo words of discouragement and words of humiliation. I can't understand your hypothalamus or your brain cells. O, anong klaseng tao kayo? O, kung totoo kayong na Pilipino, na may malasakit sa kapwa nyo Pilipino, imbes na husgahanin nyo, bakit hindi kayo makikipagsimpatiya? Eh, kapitbahay mo, lugmok na sa kahirapan, tapos tumatawa ka pa kasi hindi ka member ng Kapa. Eh, hindi ka tao. Hayop pa, di ba? Sorry. Kung dapat, tayo dito, gawa kayo ng platform. No? Turuan natin ang ating kapwa maging open-minded. So, pasensya lang kayo, binigyan ako ni Sir Danny ng 1 hour. Eh, tuloy-tuloy talaga. Walang advertisement. Walang advertisement. Okay? So, dapat, tingnan nyo mga OFW sa wall ko. Walang ni isang may nagreklamo talaga. Maliban doon sa mga OFW natin na talagang distress na, hindi nga kayo nakikialam eh. Diba? Hindi nga kayo nakialam. So, sino pa ba ang tutulong sa pag-remind sa ating gobyerno? Ang problema sa inyo, aatakihin ninyo ang grupo, aatakihin ninyo ang tao na kung saan pinapaalam sa gobyerno na dapat ganito, balikan ninyo. Ma? Eh, bakit kayo matakot sa gobyerno kapag nagsasalita kayo kung alam nyo namang tama? I am not degrading. I am not against the government. What I am doing is just simply to inform the general public that this is our responsibility and duty to remind our leaders elected by us that they need to do something in order to protect the welfare of the Filipino people regardless of majority and minority. Diba? Dapat maging open-minded kayo dyan. Hindi nga ako pinapagalitan ni President Duterte tapos ako aawayin mo. Oh, makulagol. Porket supporter ka ni President Duterte, ako ang aawayin mo. Porket member ka ng mga anong tawag dyan? Ng mga kaharian sa langit? Kaya sabi ko nga eh, may isang religion na ang ano daw sir, ang Garden of Eden ay nasa Davao. Daw ng Garden of Eden, nasa Davao daw. Eh ako naman, nagbasa ako ng Bible, sa Genesis, nakita ko, may Garden of Eden talaga. Eh, nabasa ko doon man yung ahas si Satanas sa Garden of Eden. So, ibig sabihin sa Davao, nandun si Satanas. Di ba? Sabi nyo kasi, ang Garden of Eden nasa Davao. Ang analysis na munting tinig ng ordinaryong Pilipino, kung nasa Garden, ang Garden of Eden ay nasa... ano tawag nito, nasa Davao, nandoon si Satanas sa Davao. At sabi ni Satanas, itimtal niya, gintantal niya si Eva. Di ba? Si Eva ang naging dahilan kung bakit naging makasalanan ang tao. Kasi tinintal niya si Eva, pinakain ni Eva si Adan. O nandoon yung hay. Kaya pala, sino ang anak ni Satanas? May nagsagot na isang pastor, ako ang anak ni Satanas. O hanapin ninyo kung sino yung pastor na yon. Tapos ako ang aawayin ninyo na member kayo ng simbahan na ganyan. Hindi naman. Diba? Labanan lang tayo ng logic, labanan lang tayo ng prinsipyo, labanan tayo ng paninindigan. Kung mali, mali. Kung tama, tama. Kung tama yan, palakpakan. Kung mali, mali. Eh, hindi nyo masisi ang gobyerno na i-collect no, ang presidente natin sa kanyang kaibigan na isang pastor. Diba? Eh, hindi nyo kasi masisisi ang tao. Pero hindi ibig sabihin na against kami kay President Duterte. I really admire, sabi ko nga from the very beginning, I admire the president's wisdom. Pero nagkamali siya. Bakit? Anong tingin nyo kay president? Diyos na hindi pwedeng magkamali? Ganun lang yan. Nobody's perfect, but we can be an excellent one by simply giving empathy and sympathy to our fellow human being, especially those who are deprived, especially those who are dreamers, that they wanted to have a bountiful life. Hindi naman galing sa nakaw yung gimbigay nila eh. Galing po yan sa kanilang pinaghirapan. Galing po yan sa kanilang pawis. Galing po sa kanilang pagod. Kaya medyo masakit sa puso na munting tinig ng ordinaryong Pilipino nung nakita ko yung mga teacher, nakapo ako teacher in profession, umiiyak, naghihingi ng saklolo, tapos tinawanan ninyo. Kasi ang sabi ninyo, mukhang pera ang mga member ng Kapa Community Ministry International. Ang babaw yan na dahilan. Kaya kayo mga taga-Kapa Community Ministry International, kayong ang munting tinig ng ordinaryong Pilipino ay nasusuplayan ng mga mahahalagang impormasyon
makinig kayo, magsuri kayo. I am not telling you that you need to believe me because you know already what is wrong and what is right based on the dictate of your conscience. What I am doing is just simply an instrumental. An instrument in order for you to help yourselves how to be enlightened. I am not the one who enlightening you. You are the one who enlighten yourself. Because you know already what is wrong and what is right. Diba? In a democratic country, if you have a voice, you have a lot of opportunity to voice out your emotions and sentiments. Ano malaman ng gobyernong masakit o makalamang sikmura ng mga ordinaryong Pilipino kung takot tayong ipaalam sa gobyerno ang ating tunay na nararamdaman? Hindi ibig sabihin nagsasalita tayo at nag-remind tayo sa gobyerno, magaling tayo sa ating mga leader. Magaling tayo sa ating mga namumuno. No! Because personally, I give my votes to our leader because I gave my full trust and confidence. Eh, nagkamali sila. Who are the one who remind them that they committed mistakes? Other races? Of course, we Filipino. Diba? Kaya sa lahat po ng mga OFW all over the world, maraming salamat sa inyong pag-aabang. Sana po. No? Tapos sabihin ninyo, sana ako ang pupunta kay President Duterte. Time soon. If I have even a chance to talk to the president, simple lang naman ang aking sasabihin. Mr. President, don't get mad. Listen to the voice of the Filipino people. Listen to the voice of the oppressed. Not by oppressed by the president, by oppressed by those businessmen, mga nakakaangat sa lipunan. Kaya nga I really appreciate no the advocacy of Dr. Danny Mangahas. Na, eh kung pwede nga si Dr. Mangahas, hindi na yan siya mag-put up ng radio station eh. Maganda ng kanyang ng TV station. Ang ganda na ng buhay ni Sir. Pero tingnan mo ang ginagawa niya. Araw-araw nagsasalita siya because hindi lang siya ang makaka-benefits dito. Buong Pilipino, kung nagiging open-minded lang kayo. Eh hindi naman ako personally, hindi ko naman kayong tinuturuan na mag-ialsa laban sa gobyerno. Ang akin dito is that kung mayroon kayong gustong sabihin, sabihin ninyo. No? Hindi na makinig kayo doon sa mga bias na mga media na nag-e-ere lang yan sila because of advertisement, because of pera. Eh, ito ang mukhang, itong munting tinig ng ordinaryong Filipino, ni Cinco, wala akong nakita ditong pera. No? I can tell you direct to my eye na hindi po ako binayaran kahit piso dito. Wala po akong salary dito. No? Hindi ko kailangang maging sikat. Hindi ko kailangang makilala sa buong mundo. Ang akin dito is hanggat binigyan ako ng pagkakataong mabuhay ng ating Panginoon for the second time around. And I will make use my life to become a meaningful, not in order for me to become famous. I am very willing to sacrifice my job for the sake of informing Filipino people that you need to become an open-minded. Kasi pag hindi nyo lawakan, ang problema dito eh, hindi nag-triangulate. Sabi ko nga eh, I believe the wisdom of the president. But tingnan mo, ang daming, magdodomino effects kasi yan eh. Tingnan mo nga, sa General Santos City, mayroon ng mga issue ng mga nakawan. Napabalita yan eh. Mayroon ng issue ng mga kriminalidad. Wherein, in reality, nung open pa ang Kapa Community Ministry, wala kang mababalita ang nakaw. Wala kang mababalita ang kriminalidad. Bumaba ang rate ng criminality. Eh, bumaba. Ang sabi ng mayor ng General Santos City, tumaas ang buying percentage. Paano maapektuhan ang ekonomiya niyan? Hanggat may blessing na lumalabas sa Kapa, merong produktong nilalabas ng mga producers at nagkakaroon po yan ng tinatawag na balance effect. Ano naman sinasabi ninyong ekonomiya? Ipagpalagay natin investment man yan or donation. Hindi wala man silang nilabag na batas. Under sa customary law, they have a self-governance. Ang problema, nire-reject ninyo. Pilit ninyong nire-reject ang importansya ng EPRA law. That's why yesterday, the other day, I discussed you about the customary law wherein the raiding team, the branch 20 of Manila RTC, issued a cease and desist order. That's why Pastor Joel Apolinario through Judge Vicente Gonzalez, complain violating the indigenous act ng EPRA law section 60 section 35
I'm very sorry. Hindi, isa lang kasi ang cellphone ko, hindi ko mababasa. Kaya nga, binibigyan ko nga kayo, basahin ninyo dyan, ikumakalat na yan. And, meron akong na-receive, na-receive by the Malacanang. Tapos, isihin ninyo, kayo, bakit hindi daw nag-rally, ganito, ganyan. Take note, mga kababayan, ang Kapa Community Ministry International ay hindi affiliated, ako na magsabi, sa mga leftist group na kung saan pabagsakin ng gobyerno. That is not the aim of Pastor Joel Apolinario. Oh, hindi po yan ang kanyang ambisyon. Ang gusto po ni Pastor Joel Apolinario, mabigyan ng pagkakataong maahon sa buhay ang mga mahihirap. Oh, ganun lang kasimple yan. Understand. Tapos galit kayo sa munting tinig ng ordinaryong Filipino. Oh, sa tanan dira ka mga Ilonggo nga nagapalamati, maayong adlaw sa inyong matanan, maayong hapon o maayong gabi sa tanan nga mga OFW nga nagalantaw diri sa Euro TV. Maraming salamat sa pag-welcome po sa akin dito. Binigyan ako ng pagkakataong magsalita. Umabot na sa Luzon ang boses ng munting tinig ng ordinaryong Filipino. Ang gawin ninyo, lawakan ninyo, ini-educate na nga kayo ng libre. Diba? Kasi kung mag-eskwela pa kayo, mag-aral pa kayo, mamasahe pa kayo, manood na lang kayo ng Facebook, at the same time, manood kayo sa Euro TV, legit pa na balita ang marireceive ninyo. No? Hindi tulad ng iba dyan na ang gaganda ng mga tagline, bias naman. Dapat we need to change the concept of media. Kaya nga, the other week, I discussed the principles of kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas para ayusin ninyo ang inyong komentaryo. Oh, 'di ba? Ang ganda pala dito, no? Ang ganda pala dito sa magandang mic ng Euro TV. Ayan, pero hindi ko pa nakikita ko ano itsura ko. Pasensya na sa lahat po ng mga nagsasabi. Sinasabi ng mga anti-Kapa, pangit daw ako. Eh ang problema naman, ang tinitingnan 'yun pala sa mukha nila yung kanilang nakikita. Oh, ito oh, bulaklak. Bulaklak para sa iyo at salamin, no? Oh? Bago ka manghusga sa iyong kapwa, tingnan mo muna ang itsura mong sa salamin. Diba? Ayaw kasi, ang gagaling ninyong manghusga, ang gagaling ninyong mag... Oh, okay na? Oh, yan. Ang gagaling ninyong manghusga. Okay, sa lahat po ng mga OFW dyans sa Kuwait. Yan, maraming maraming salamat. Ang dami pong mga viewers na munting tinig ng ordinaryong Filipino. Hindi po ako nanood ng aking sariling Facebook because I really wanted to use the Euro TV Philippines. No? Through the leadership of Dr. Danny Mangahas. Samantalahin po natin mga kababayan na mayroong mga tao na katulad nila na kung saan nag-iisip para maiahon sa kahirapan ang bayan. Hindi nakapag-gumawa ng kabutihan ng isang kapwa natin because of our club mentality, hihilain natin pababa. Kayo kaya ang magawa ng ginagawa namin. Diba? Ang problema sa inyo, eh, ang itlog ninyo balot. Diba? So, lahat po ng mga kay Best God's Will watching from Malaysia, Tagum City, maraming maraming salamat po sa inyo. Sa lahat po ng mga naka-appreciate sa akin na pogi ako, maraming salamat. Yes, ang pogi kasi sa akin, ma'am, ay ang audience ko dito yung babaeng Freddy Aguilar. Yay, sino si ma'am. Ang pogi sa akin, mayon, magagalit naman kayo, sabihin niyo sa akin, well, grabe naman ito, ang kapal naman ng mukha ng munting tinig ng ordinaryong Filipino. Pogi daw siya. Ang pogi, presence of God inside. Hindi na P, presence, O, of, G, God, I, inside. O, presence of God inside. Eh, kayo kasi, kay mga utak tangigi kayo at mga utak pulburon, so hindi nyo alam. Manghusga na lang kayo kaagad. Diba? Eh, masaktan ang masaktan, emotion lamang. Yan po yung ating mga ano. Yan po yung sentimento ng munting tinig ng ordinaryong Pilipino. Bakit ako naglakas ng loob na magsalita? Because naramdaman ko ang kahirapan. Hindi nyo kasi naramdaman kumain ng isang beses sa isang araw. Diba? Hindi nyo naramdaman na magkasakit kayo na hindi kayo nakapasok ng ospital kasi wala kayong pera. Hindi nyo kasi naranasang mag-aral kayo na maglakad ng 3 kilometro para nang sa ganon, makapagtapos na lang kayo. Eh kayo, okay na, may sasakyan na kayo, may lupa na kayo, kaya manghamak na lang sa kapwa ang inyong trabaho. Okay? Hello, Sir Glenn. Ayan, watching from Saudi Arabia. Go, Kapa, walay sarado. Yes, you're so pogi in God. Pasensya, hindi ko talaga mabasa lahat-lahat, no? Ang dami. Yun lang. That's why Filipino people, especially anti-Kapa, don't judge in order not to be judged. Tama?
huwag kayong manghusga kung ayaw ninyong husgahan kayo. Pero ako, ang Kapa Community Ministry International, I always reminding them that let other people, especially anti-Kapa, put you down as Kapa member, because that will be your opportunity to uplift them, because they never experience on top. Tagalogin ko, kaya di mo man maintindihan. Hayaan ninyo ang mga tao na yan, lalo-lalo na yung mga negative sa Kapa, na ibaba kayo, kasi yun yung oportunidad ninyo na mapaangat sila sa buhay, kasi never silang umangat. Diba? So ganun, hayaan ninyo ang mga tao na mga negative against sa ministry ninyo na hindi kayo maiintindihan. Kasi yun ang magiging oportunidad mo para maintindihan mo sila. Kasi it's better to give than to receive. Parang ganun lang man ang principle dyan. Let other people hated you much. Hayaan nyo yung mga negative people na maggalit sa inyo, because the more silang nagagalit sa inyo, the more kayong maging mapagmahal. Diba? Tulad na yan sa pag-ibig, Sir Randall. Tulad na yan sa pag-ibig. Kung sinaktan ka ng taong mahal mo, pasalamat ka. Kasi kapag nagmahal ka ulit, hindi mo sasaktan ang tao, kasi ramdam mo na kung paano masaktan. Diba? Kung halimbawa may kasintahan ka, nagkaroon ng another kasintahan, huwag kang magalit. Bagkos, magpasalamat ka. Kasi bakit? Hindi ka niya iniwan. Dinagdagan ka lang. Diba ganun? Mahirap yung principle na yan. Pero kung sundin ninyo, walang problema. Sabi nga ng isang OFW, sir, mahirap talaga maging single parent. Uy, ma'am, pasalamat kayo, magiging single parent kayo. Kasi kung may asawa kayo, baka doble ang black eye mo. Diba? So turn your negative story into positive. Kaya ayaw ko mag-entertain ng mga negative. No? I want you to become more positive in life. Kung halimbawa, lungkot kayo dyan, sinasabi ko nga, sa ibang bansa, pasalamat kayo, kasi yung kalungkutan ninyo, yan ang dahilan kung bakit naging masaya ang pamilya mo sa Pilipinas. Tama? Ang pag-iisa mo, yan ang naging dahilan kung bakit buo ang pamilya mo. Kasi baka wala ka doon sa abroad, dito ka sa Pilipinas, hiwalay kayo ng asawa mo. Hindi mo matiis. Diba? So, ganun lang. So, I want you to... Hala, nung oras na gang, para hindi na kukuli sa Mindanao. O, oras na okay lang. Konti na lang. Yan, maraming salamat po sa inyo. Pasensya po kayo. Tuloy-tuloy po ang boses ng Munting Tinig ng Ordinaryong Pilipino. At maraming salamat po sa pagbigay sa akin ng oportunidad. Sinasabi nga ng mga OFW, sir, dapat mag-guest ka sa EuroTV. Dapat i-invite ka ni Sir Danny at saka ni Sir Randall. Sabi ko naman, hindi na kailangan. Kasi I invited myself. Ganun na yan. Kung may advocacy ka, huwag ka na magpa-importansya. O pero yung mga iba dyan, kailangan may letter, kailangan libre ang pamasahe, eh hindi ganun. Kung mayroon kang advocacy, kailangan gawa ka ng paraan nang sa ganun marinig, hindi against the government. Hintayin po natin yung mga development. Tayo po ay maghintay ng tinatawag na formal announcement ni Pastor Joel Apolinario. Hayaan nyo yan ang pastor ng SDA. I am not against SDA kasi may mga kamag-anak ako na SDA. Hindi ako against sa religion na yan kasi may mga kamag-anak ako na SDA. Against ako sa principle na tinuturo ng isang pastor dyan. Ginagamit ang social media. No? Ay, sorry, matanda ka pa naman sana. Dapat ayusin mo ang iyong pagsasalita. Huwag kang mangaway, huwag kang mangilad. Kayo, parang kayo ata, yoy, isipin mo, si Sir Randolph, nagko-commentary, awayin mo. O halimbawa, awayin ka ni Sir Randolph, basta hindi ka kasama, kaubos ang sinamo mo. Diba? Ganun lang yan eh. Di, ang tao, kaya nga, sabi ko, ini-educate ko ang mga Pilipino, kapag nagsasalita ang tao against you, huwag kayong tawag agad, mag-alburuto, kasi yan naman ang ginawa mo sa kapwa mo. Diba? Anong sabi ni God? Kung hindi mo siya pinabihisan, hindi mo rin ako binihisan. Yung mga panahon na kung saan wala akong makain, pinakain mo ba ako? Yung mga panahon na nakulong ako, dinalaw mo ba ako? Yung mga panahon na wala akong damit, pinadamitan mo ba ako? Eh, anong ginawa ninyo kay Pastor Joel Apolinario? Wala pang ang kaso, inakusahan nyo ng scammer. Eh, sa batas, suspect, criminals, or whatsoever, are innocent until proven guilty. And who are you to judge Pastor Joel Apolinario? Diba? Gamitin ninyo ang inyong kukote nang sa ganun, maintindihan ninyo kung ano po ang mali
sa tama. Legal-legal. Sabihin nyo, illegal ang Kapa. Hindi mo ba alam sa gobyerno ang daming legal? Pero wala namang nangyari. Lahat ng illegal, nandyan sa legal. Anong nangyari sa Kap? Eh, nag-alboroto ako sa Kap eh. Kasi dalawa kong pinsan, Kap insurance plan yun. Eh, until now, wala sino nakuha kahit piso. Oh, ang dami. Oh, tingnan mo sa PhilHealth, ang issue ng PhilHealth. Masaya kasi kayo kay pagpag-hospital kayo, libre. Hindi nyo alam, contribution nyo yan. Kailan kayo, bakit araw-araw ba kayo ma-hospital? Hindi naman, di ba? O every 3 months magagamitan ng PhilHealth mo. O ilan na kaya ang limpak-limpak na tubo ng pera mo sa gobyerno? Eh, please lang. No? Makisimpatiya kayo sa mga ordinaryong Pilipino. Baba kayo, tingnan ninyo ang sitwasyon. Pasalamat kayo ang mga alagad ni Pastor Joel Apolinario sa pananampalataya. Eh, hindi po kasing tulad ng itid ng utak ninyo na mag-rally ka agad. Kayo pa mag-provoke, mag-rally daw. Oh, bakit ito hindi tinuloy? Hindi naman lahat ng bagay ay madadaan sa rally. May panahon po dyan. Pero kung pwede lang man makiusap, bakit hindi? Nakikiusap ang Kapa Community Ministry International sa gobyerno, pakinggan ang kanilang boses. Kaya yun ang dahilan. Mayroong paglilitis. Kaya lang, ang una, foul. Diba? Kaya awayin ninyo ang Munting Tinig ng ordinaryong Pilipino ay nagsasalita against the government? No. Ha? Wag kayong magsasalita ng ganon. Okay? So, hindi po ako galit. Papaliwanag lamang po ako.